kaming mga ipapakita sa iyo na photos from Feb 8, 2022, which was the start of the camp. Ito pala, hindi to Feb 8. Feb 7 siya. Yan. Sa Nagayan. May event yata akong pinuntahan. Pero after the event, nabalitaan ko na nagsiset up sa Plaza Quezon for the rally following. So, pumunta ka doon. Pero memorable yun sa akin kasi doon ko na feel yung energy. Parang kakaing mag-energy. Meron ka na ipapractice, meron ka na itatest ng sound system, may nagsiset up ng lights. Yung stage ginagawa, pero ang dami nang nanonood. It was as if rally na. Kasi ang dami ang taong nanonood. So, ito sa happy time. Ayan, yan yung sinasabi ko na sa Amahibuhay Village sa BP. Actually, marami pumunta doon. Kasi ano siya eh, dadayuhin. Wala naman talaga tao pupunta doon for the rallies. Pero tingin ko kasi symbolic siya to show the kind of programs that we were espousing. Kasi yung Angat Buhay Village sa MP, ano siya, parang microcosm po yung parang community work ng iba't ibang mga stakeholders. So kahit mga residents na may makaapunta, inilaban po na doon. Kasi gusto kong ipakita, hindi yung taong mag-a-attend, pero yung proyekto mismo. Ayan, yung motorcade, nag-start yung motorcade from Lupi. Ang Lupi mga an hour away from Naga. An hour away north of Naga. So, nag-start yung motorcade, kasama ko yung anak ko. Kasama ko yung tatlo kong anak. Doon sa sasakyan na sinasakyan ko. Tapos, ang dami naming stops. Naalala ko ang first stop sa Libmana, nagkaroon na like, short stop sa Naga, tapos Calabanda. Tapos, if I am not mistaken, Tigabon, in the 4th district, tapos Iriga, before we went back to Naga. Again, full day yun. More than 12 hours na pag-iipot sa Camarines Square. Meron debate dyan eh. Kasi ako yung nag-insist na ikutin yung buong distrito. Meron kasi para may mas traditional view, ikutin mo lang yung mga matataong lugar. Eh, para sa akin, ano yun eh, mas optics lang. Yung pag-ikot sa Camsul, hindi optics yung importante sa akin. Pero yung pag-ikot sa Camarines Square, mas assurance. Assurance sa mga kababayan ko na kahit national post yung tinatakdahan ko, sila yung una kong hihingian ng suporta. Parang sila yung bahay. May mga lugar dyan na bukid. Talagang walang tao na yung mga naghihintay sa daan, pockets. Kasi marami mga lugar na wala talaga ng taong nakatira. Yung mga houses few and far between. Pero inilamat ko yun. Dito sa amin, mas importante na I would be able to reach as many people as possible. Entrance, papuntang Naga, pero eto yung galing pa kami ni Pete. That was in the morning. Actually, there wasn't supposed to be a stop sa Naga. Kasi parang, yung Naga kasi evening yung event eh. So from Libmanan, ang sunod na stop dapat Calabanga. Pero nung pagpasok namin sa Naga, yung picture na yan from the market, ay in front of the market. Pagpasok namin sa Naga, ang daming tao sa daan. Parang nagkocrawl yung aming sasakyan kasi ang dami ng meeting tayo. Sobrang confidence booster. Kung hindi ako nagkakamali, iriga ito. Pero mahirap kasi siyang kilalanin kasi everywhere we went, talagang full cocktail tao. Pero naalala ko kasi yung Iriga, marami yung mga beauty queens na naka-down. So I would presume sa Iriga yan. That was the last stop. Sa 50s cricket pa kami gumalik sa Naga. Ayan sa Naga na yan. Yan yung first introduction in pop. Ay, di. Nagkaroon na ng press con about the senatorial lineup. Pero it was the first ever big rally na kompleto kami. Kasi yung mga stops kasi yung Lupi, Limana, Nakalabanga, Tigaon, Iriga. Hindi kami kompleto kasi isa-isa kami tumatating. Pero itong Naga, yun, that was the first rally na complete kami. I was so proud of the lineup we created. Talagang sobrang quality. Ipapakipaglaban ko kahit saan. Ito yung mga tao na siguro not as popular as the others. Pero have done exceedingly well sa mga sektor sa kaadbokasiyang pinapakipaglaban nila. It took us a while
bago mo nabuo yung lineup. Pero when we finished the sighting, parang inspired decision just para sa akin kung nanalo yung lahat yun yung idea of Senate composition. Yung sa akin, parang full circle na bin ni Sen Kiko. Kasi when Sen Kiko first ran for the Senate, mayor pa yung asawa ko. So, naalala ko, two senatorial campaigns. Meron akong tatlo kami barkada. Pinapasama kami ng asawa ko kay Sen Pico to go around Laga. So, kami yung sumasama sa kanya sa market, pag-ikot sa sasakyan. Tapos naalala ko, ako pa may hawak ng pabango ng Sen Kiko. Sinabi ko sa kanya yung pabango. Sabi niya hanggang ngayon yung panin yung pabango ko. Bago siyang bumaba para mag-handshake, sinisiguro niya na mabango siya. So ako yung tagumbigay sa kanya. Tapos ang isa pang naalala ko, yung relo. Kasi yung relo ni Sen Kiko nung tumatakbo siya, many years ago kasi bumay ko yung asawa, bulkan na yung panin yung remel na. Sobrang nakakambigil. Na hindi siya the battle ng fame. Parang kung gaano ka simpleng manamit ganun ba din. Yung relo na siguro unrecognizable for some. Dahil sinamahan ko siya na sinamahan ako na nandil na ako yung pwede niyong relo na. Parang naninibag ko nung una na minabam niya ako. Na parang ako yung mas nanlilid kasi for a very long time ako yung nag-look up to him. Ayan, parang may nagbigay sa akin ng flower. Parang single rose yung binigay eh. Parang yan yata binawagay white yung bulak-bulak. So, very eye-pawning yung shot na yan kasi ang daming humabit. Si Jay ba yung photographer niyan? Si Jay, yung isang photographer namin sa UVP. Picture niya yan. So very iconic siya. Ang dami kong hindi makakalimutan about the number rally. Yan. The crowds. Tapos that was the first time na tumugtong yung River Maya. So yung River Maya was with us from the first rally until the very last. So yung River Maya, first time na lang tinugtog yung diwanag sa debate. And nakakapangilapot yung time na tinutugtog nila yun. I haven't heard that for a very long time. Hindi ko alam na yun yung tinutugtog nila. Pero it sort of became one of the national anthems for the kakampings because they played that every rat. Ako siguro pinakamensahe pa sa salamat. Kasi ano naman eh, doon ako nagmula, kasama ko yung mga kababayan ko since 1988. Ang mas masabihin, doon ako pinanganak, doon ako nilaki, doon ako nag-spend ng, doon ako nag-aral, doon ako nagkasawa, doon ko nirace yung mga anak ko, yung asawa ko din nag-serve. Pero parang yung lahat, kasama ko na sila since 1988 while my husband was there. Pero yung ako na yung napapalaban, sila din ang una sumasaklod. Malaking bagay yun sa akin kasi yung affirmation, ang dami, may kasambihan, di ba? Ang hirap maging propeta sa sarili mong bayan. Kahit si Jesus Christ nahirapan to, di ba? So kahit sa akin mahirap. So yung affirmation na pag napapalaban ako, andyan sila. Andahan ba? Ang laking bagay sa pagpapalakas ng loob kasi sino ba naman ako? Di ba? So, sa akin, I have never thanked them enough. Noong Feb 8, first sampa. Tapos yung the day before the tweeting the alatsin na bumalik tayo sa Naga, that was the biggest crowd in Naga sa magsaysay amin. It was a bit much bigger than the Plaza Quezon rally. Tapos yung the day of the elections, I was there. Yung collective grief, doon ba sa Naga naramdaman? Yung nagbibilangan na people went out of their houses and went to Plaza Pinsim Actores. Tapos the following day, nag-conglomerate lahat sa Naga Cathedral. Hindi din makakalit. At so maraming salamat sa mga kababae. Actually, ako I would have to admit na hindi yun yung first glimpse ko na iba ito. Parang yun lang yung affirmation. Pag sinabi ko, iba ito. Kasi from the time of the announcement to October 7, parang yung taking responsibility, iba yung kampanya dahil from October 7 after I announced. Parang yung initiative ng iba't ibang mga lugar nagsimula doon.
Pero noong February 8, parang again collectively, kahit hindi pagkakasama, may official na pagkumpisa sa lahat na lugar. Ano talaga, parang siya yung nagsenyo na this is different from all the campaigns I've ever been in. Tapos nasustain siya. Nasustain siya until the last day of the campaign and even beyond that. Hanggang ngayon na nag-aangat buhay na tayo yung mga communities that we've built during the campaign, tuloy-tuloy na kasama natin ngayon sa campaign. So, siguro kung yun lang yung pagbabasehan, talagang all the, everything was worth it.